Mga idol, bagamat man nga po pinagbabawal mismo ng NBA ang gumawa ng kahit anumang transaksyon ang lahat ng kanilang mga kuponan ngayong nakahinto ang operasyon ng liga, hindi naman nga po nito napipigilan ang ibang mga kuponan, especially ang Brooklyn Nets na maghanap ng pangatlong superstar dahil ayon nga po sa inilabas na balita, pasikretong nakikipag-usap nga daw po sila sa mga kuponan ng Detroit Pistons at Washington Wizards kung sino kina Bradley Beal at Derrick Rose ang kukunin ng kuponan sa darating na summer, o kung siswerte naman nga po mga idol ay maaari rin nga daw nilang kunin ng sabay ang dalawang superstar na ito. Kaya kung gusto nyong malaman ang buong detalye niyan, halina't samahan nyo ko. Tara! Sa isang iglap nga po noong nakaraang summer mga idol ay nakabuo nga ng magandang future ang kuponan ng Brooklyn Nets matapos makuha nila sina Kevin Durant at Kyrie Irving ng magkasabay. Pero kinailangan muna nga pong ma-delay ng isang season ang kanilang championship run dahil kinonsidera nga po ng team ang pagkakaroon ng injury ni Kevin Durant at ang hindi rin inaasa ang pagkadali ni Kyrie Irving sa kalagitnaan ng season. Kaya di na nga po nakapagtataka na naghahalungkat at nag-aaba nga po ang Nets sa loob mismo ng market para makakuha ng magiging pangatlong superstar nila next season. Sa unang nailabas nga po na balita ay dalawa nga daw pong superstar ang target at pinagpipili ang makuha ng Brooklyn Nets sa mga katauhan ni Derrick Rose ng Detroit Pistons at ang bagong si Bradley Beal ng Washington Wizards. Pareho nga po sila mga idol na maituturing na best trade candidate ng kanilang mga kuponan. Pero dapat pa rin nga pong pag-isipan ng team kung sino sa nabanggit nating dalawang manlalaro ang mas madali nilang makuha gamit ang kanilang bakanting sariling cap space. O kung kakayanin naman mga idol ay maaaring kunin na lang nila ito ng sabay ang dalawang manlalaro. Para malaman nga natin mga idol ang kasagutan dyan ay alamin muna nga natin ang kalagayan ng kasalukuyang kontrata nina Derrick Rose at Bradley Beal sa kani-kanilang mga kuponan upang mas lalo tayong maliwanagan. Unahin muna nga natin si Derrick Rose mga idol. Sa ngayon nga ay mayroon siyang kontrata sa kanyang kuponan na Detroit Pistons na aabot ng $15 million para sa dalawang taon. Samantala, si Bradley Beal naman nga po ay kakapirma pa lang sa isang 2-year $72 million contract extension bago man mag-umpisa ang season na naghahadlang sa posibilidad na pag-alis niya sa prangkisa ngayong season na ito. Bali, kung magtagumpay man nga po ang Brooklyn Nets sa mga nasabi nating target nila, siguradong mangyayari pa naman nga ito sa darating na summer. Makikita nga po natin na bagamat mas mahal ang kontrata ni Beal, siya pa rin nga po ang mas prioridad ng prangkisa. Pero di pa naman nga po malabo na kunin nila si Derrick Rose kung sasakto pa ito sa kanilang cap space. Nagtatala nga po si Bradley Beal mga idol ng malaking numero, pero di pa rin nga po ito sapat para maksuklian niya ng maganda-ganda ang kanyang sariling kuponan. Ikalawa nga po siya sa mga manlalarong nagtatala ng napakalalaking puntos sa kanyang pag-average ng 30.5 points per game, pero hindi pa rin nga po siya nakasama sa pagiging all-star ngayong taon sa kalagayan na yan. Talagang nakapagtataka lang mga idol, kaya siguradong paghahandaan nga po ng sobra ng kuponan ang pag-trade kay Bradley Beal at kay Derrick Rose. Sa parte nga po ni Bradley Beal, kakailanganin muna nga po nilang isakripisyo ang kanilang mga manlalaro katulad ni Caris LeVert, Spencer Dinwiddie at Jarrett Allen na may mga reasonableng kontrata naman para tapatan ng kontrata rin ni Bradley Beal sa Washington Wizards. Dito na nga po uuga mga idol ang sitwasyon ng Nets dahil maghahanap ulit nga po sila ng cap space kung kukunin rin nila si Derrick Rose. Kung makuha man nga po nila ng dalawa ito ng sabay, malaki naman nga po magiging epekto nito sa iba nilang mga manlalaro. Ika nga'y magre-reset sila ng kanilang mga bench player, kaya mas mabuting isipin nilang nang mas ikakabuti ng prangkisa. Marahil mas magandang isa na lang nga po ang kunin nila at ito nga ay si Bradley Beal dahil sapat na nga po ang mabubuong trio para maging bagong championship contender ang kanilang team kung maisasama nila si Bradley Beal
kina Kevin Durant at Kyrie Irving. Makakabuo nga po sila dito ng most offensive big three sa loob ng NBA kahit man hindi nila makuha si Derrick Rose. Pero paalala ko lang mga idol, kung hindi man nga po magtagumpay ang Brooklyn Nets kay Bradley Beal, pwede pa rin nga po nilang kunin si Derrick Rose bilang plan B ng Brooklyn Nets dahil mas madali nga po para sa kanila na kunin si Rose kesa kay Bradley Beal base sa kanilang makontrata. Ang punto lang naman dito mga idol, dalawa nga po ang binubuong plano ngayon ng Brooklyn Nets para makabuo ng Big 3, either kina Bradley Beal o kay Derrick Rose. Kayo, kung kayo ang tatanungin mga idol, sino nga ba ang mas nababagay at kukumpleto sa binubuong planong Big 3 ng Brooklyn Nets? Si Derrick Rose ba o si Bradley Beal? I-comment lamang mga idol sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. Once again mga idol, this is J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre pindutin nyo na rin ang notification bell button sa ating channel para wala kayong malampasang mga videos natin dito. Huwag nyo rin kalimutang i-follow mga idol ang ating Facebook page, J-Zone TV. So yun lang mga idol, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo.